Morning guys, we're good day sa ating lahat. So dito na po tayo sa herbs and spices. So kailangan natin ditong nalalaman kung ano itong mga herbs and spices. Kailangan natin i-familiar kung ano sila para po nakakuha din kayo magkaroon kayo ng idea sa mga klase ng mga spices at saka mga herbs. Dito na po tayo ngayon. So ito na yung pang-siyam na lesson natin sa cookery. May tatlo pa tayong lesson bago matapos ang ating duration of training. So dito na po tayo sa herbs and spices. So dito meron tayong mga larawan dito, picture na makikita ninyo. Sasayin ko lang yung bay o kaya yung bay leaf. Yun po yung kadalasan yung ginagamit natin sa mga yung adubo, lalo na pag dry. Pamintang laurel, itatawag natin dito sa Pilipinas. Pamintang laurel, yun po yun. Sage, yun po yung isang klase ng herbs na nandito din yan sa atin sa Pilipinas. Marami din yan. Nagagamit din natin yan sa mga klase ng mga recipe. Especially pag sa mga European. Then, meron din po tayo dito basil. Yung basil po guys, yun po yung alam nyo po yung sa atin dito sa, ano, sa Davao. Sangig na family. Sangig siya na pamilya. Baga, ang atin dito sa Davao, itong kita ng lalo sa mga, kita ko nga dyan sa, ano, sa Tupas. Nung nagturo ako doon sa Tupas, so, ang dami ko nakitang sangig doon, kaya bisil. Pero yung sa atin is native. Hindi po katulad sa bisil na kung ginagamit sa mga hotel. Kasi may iba silang flavor. Diba? Ang bisil, magagamit yan sa mga salad. Nagdagdag po yan sa aroma. Then, oregano. Yan, oregano. Kung alam nyo po yung oregano, yun po yung kalabo sa atin dito sa ang term sa atin dito is kalabo. Yun po yung para sa ubo, na buubo. Ubo. But hindi lang pala siya sa pang-ubo, pang-pagkain din. Yun po yung kadalasan ginagamit ng mga Italiano, lalo sa pasta. Hindi siya nabubuhay pag wala yung mga klase ng mga spices and herbs yan. Kailangan sa pagkain nila talagang meron silang aroma na kukuha. Hindi katulad sa atin na adubo, okay na. Hindi na kailangan ng maraming sobrang mga spices and herbs kasi hindi naman tayo sanay. Hindi lang sa tao. Mint. Yan. Yan po yung mint. Alam niyo ba yung amoy ng ano? Vicks. Yan po dyan. Yan po yan. Then, sorry. Ang mint po, yun po yung ginagamit natin sa, lalo na pag sauce. Kasi may mga mint sauce din eh. Yung mint sauce is a cold sauce yan. Hindi po cold soup ha. Cold sauce. Yan po yung kadalasan natin ginagamit sa mga anghu, o sa ano tawag ito yung mga hayop na matapang ang amoy, tulad ng karnero, kambing, ganun ba? Kapag meron, especially karnero, ayan, ginagamitan ng mint sauce yan kasi bagay po siya, especially pag carving. So kung may carving yung linya, o kaya yung buffet, tapos may carving na tinatawag nating lamb, then ang pares po doon is yung mint sauce. Kasi ang mint sauce po, yun po yung nakasanayan na parang pangpatay ng amoy sa karniro o sa lamb.
parsley. Ayan, yung nasa picture natin, ito po yung ano, parsley na curly parsley. So, marami yan dito sa atin sa Pilipinas. Kaya mag-alala. Nakikita na rin nyo yan. Ayan, yung oregano. Ay, sorry, hindi pa pala. Thyme. So, thyme. Yun po yung klase ng herbs na kadalasan ginagamit sa pag-grill. Kaya ginagamit sa tawag nito itong bukig garne, ginadagdag. Dagdag aroma. And sa mga sauce din, may klase ng sauce na tulad ng brown sauce din, lagyan mo ng thyme. So, iba naman ang pangalan ng brown sauce na yon. So, ganun po. Napakaraming gamit. Rosemary, ayan. Yung rosemary, yun pong kinalasang ginagamit natin sa mga spaghetti bolognese. Yun po. Tsaka, oregano, ayan. Dinadagdag din namin yun sa bolognese. So, yung, kaya makuha mo yung aroma dahil sa mga herbs na to. Rosemary, mairam din sa mga steak. Halimbawa, nagluluto ko ng wagyu steak. So, kapag nagluluto ka doon, yung stock na niyan, yung steam niyan, yung malaking part niyan, yung matigas, hindi, yung kinakapitan ng malilit na dahon niyan, sabay mo po sa ano niyan, sa pag-grill. So, napaka-aromatic po ng steam stock niyan. Dill, ayan. Yang dill na yan, ang alam ko sa dill ay medyo expensive po. Hindi po siya tulad sa mga kwan, ibang spices. Tsaka, mahirap ma-explain tong dill eh. Napakaliit kasi nito. Ang mga dahon, malaki lang yan dyan sa ano. Pero pag nakita mo sa personal yan, ano po yan? Parang karayom po ang tulis ng dahon yan. O hindi siya. Kaya yung formation niya ba? Yung kalaki. Para siyang karayom. Tarragon. Ayan, tarragon. Para din siyang rosemary. Pero iba naman ang aroma na nasa tarragon. So, ang tarragon, ginagamit yan sa iba't ibang klase ng pagkain. But mostly, nakilala ang tarragon na ginagamit sa Hollandaise. Kaya nagiging Bernese ang Hollandaise. Chives. Ayan. Yung chives, yun po yung family po ng onion yan. Ang kuan, hindi nyo pa alam. Hindi nyo talaga pa alam yan. So, family po ng onion yan. Then, ang chives po, yun po yung isa sa pinakamaliit na klase ng spring onion na nakikita natin. Kita nyo pa yung spring onion. Spring onion, yun po yung sibuyas dahon, di ba? So, mas maliit pa dyan at saka na mas expensive din po yan. Hindi po siya yung literal natin na native na o kaya yung chives na hindi naka ay yung sibuyas dahonan na hindi nakakain ng fertilizer kaya hindi lumaki. Hindi, ito po ay natural lang talagang maliit siya. Okay, cilantro. Ayan, cilantro, yun po. Pag wala po ang cilantro during sa Indian cuisine, hindi magiging Indian ang cuisine. Kasi nagagalit sila kapag walang cilantro. Kasi ang cilantro ay bagay po sa yun po ang kadalasan ginagamit nila pang garnish instead of parsley. Sa Indian na pagkain, hindi sila gumagamit ng parsley sa kanilang kwan, tawag nito. Garnish. Kaya pangdagdag aroma. Cilantro po ang ginagamit. At saka ang paghiwa po na yung cilantro, hindi katulad sa parsley na miniminskat. Minskat. Ang cilantro, hindi siya kinidesign para magiging minskat. Kinidesign siya para isang cut lang siya. So kung mahaba, kung siya po yung klase ng malaking, halimbawa, ipagpalagay natin, ha, sample, kung siya po yung a cabbage, kaya Chinese pizza na hiniwa mo ng manipis, magiging magiging ano po siya, chiffonade. Kaso, dahon man to, hindi na siya kailangan i-chop.
isang daan lang po, one pass around lang sa ano, Chacochilio hanggang maubos mo ang paghiwa. Kasi kapag tinadtan mo yan, ang tinadtan, mawawala kasi ang flavor dyan at saka pangit ang resulta. Hindi siya katulad sa parsley na iba din naman ang kasi ang parsley. Okay? Yun po yung herbs natin. So, spices naman tayo. Meron tayong cloves. Yung cloves po, kailasan ginagamit natin sa, ano, sa mga paggawa ng white sauce. Maraming pagigamitan dyan sa mga dairy product na hahalo natin yan. Black pepper corn, yung paminta natin dito. Yung, alam mo nyo po ba yung pamintang buo? Yun po yung ano, pepper corn. Yun po yung ginagamitan natin ng adobo. Yun po. Yung star anise. Yan. Yung ginagamitan, ginagalasan gumagamit dyan, mga Chinese. Yung mga European, hindi masyadong gumagamit ng star anise. Chinese, kaya tayo, mga Pilipino, mahilig tayo dyan, lalo na pag mga Paris. Kung wala kasing star anise ang Paris, hindi mapangit. Then, cinnamon. Yun. Yung cinnamon, guys, kung alam nyo lang, isa po siyang puno. Puno po yan. Na para siyang kahoy ba? Ah, kung titingnan mo talaga, kahoy talaga yung cinnamon. So, ang ginagamit lang po ng cinnamon is yung ano po, yung balat. Tsaka yung ano, yung kahoy niya, hindi pa namin ginagamit yan. Ang ginagamit namin is balat lang. Para talaga siyang kahoy. Kahoy talaga siya kung tingnan. Ang daming gamit dyan po sa ano, sa cinnamon. Yung cinnamon, ginagamit din yan sa mga Indian cuisine. Yan, din pwedeng walang cinnamon sa Indian cuisine. Lalo na pag mga biryani rice. Pero hindi yung powder. Ito yung ano, yung balat. Yan o. Yung powder, kadalasan ginagamit sa mga dessert. Pero pag mga ganito, doon ginagamit sa ano yan. Sa mga pagkain, kanin, ayan, biryani rice, kaya tinatawag nating paella. Depende, pero mga paella, wala namang ano yan, cinnamon. Depende rin sa estilo kung bababaguhin ang amo. That, kadalasan yung cinnamon yan is dessert din. And cardamom, ayan. Cardamom, ibang masasabi ko dito sa cardamom pa. Kulay green po yung ano yung pad, yung tumatakip tapos may buo siyang mga ano sa loob. Seeds. O yun. Yung mga buto-buto na yon sa loob. Hindi po tinatanggal yan. Yan diyan pinakita lang po. Pero pag especially at pag ano gumagawa kayo ng mga at, yung rice, yung mga chicken tikka. So, ang chicken tikka, may cardamom din po yun. So, hindi ko po sa, talaga ma-experience nyo na mabuti kung ano yung chicken tikka. So, chicken tikka, ano po yun eh? Part na luto ng Indian cuisine saka yung Mauritians. Mga Mauritius. So, yun po. Kasi, yung Mauritius at saka Mauritians at saka yung Indian is almost same lang yung mukha pero magkaiba ang ano nila. Magkaiba ang salita pero nagkakaintindihan din sila. May marami silang mga salita. So, ayun po. Yung kadamo na yan, napunta tayo sa Indian kasi po sila ay mahilig gumagamit dyan. Napakahilig lang gumamit ng kadamo. At saka napakatapang ng amoy niyan. Lalo na pag nakagat mo sa ngipin, di mo nakita ang halos kanin tapos bigla mong kainin, ayay. Mapapaayay ka talaga sa tapang. Tapang yan. Nutmeg. Ayan po. Yung nutmeg, yun po yung ginagamit. Kaya base natin yan sa ano, bechamel sauce. Dagdag po ng ano yan, aroma. Ginger. Ayan, kilala nyo na yan kung ano yung ginger. Luya lang yan. Like, pangit din kung hindi luya. Siyempre ginger eh. Okay. Saffron. Ayan. Yung saffron, guys,
siya sa pinaka pinakamahal, sabihin na natin. Yan, nakikita nyo sa picture na yan, sa ganong kadami lang, ha? Isipin nyo lang, napakaliit yan. Alam nyo kung nasa atin dito yan sa Pilipinas, 500 pesos na yan ganun. Hindi mga lang umabot ng ano yan, 50 grams. Napakamahal po ng saffron. Yan po ang ginagamitan natin. Alam nyo kung ano mga pagkain na ginagamitan sa saffron, sa rice. Tulad ng paella rice. Then, ginagamit din siya sa mga specific na mga menu. Pero hindi po siya talaga ginagamit na pwede pareha sa ibang mga spices na sige, pwede ito kasi ganyan. Kasi nga, napaka-expensive niya. So, ginagamit lang siya sa specific na menu na kung kailangan. At malalaman niyo yan kapag matutuloy-tuloy niyo yung pagka-ukirin niyo kung darating ang panahon na magkapagtrabaho kayo sa hotel. And congratulations kung mangyayari yan sa inyo. Okay, turmeric. Turmeric, ito po yung luyang dilaw na pungo natin. Iniinom natin, tatambal sa pang gamot sa mga kinikidling. Ano ba yan? Ano ba yan? Herbal, ginagamit na herbal. But sa Europe, ay ginagamit na po ng panghalo sa pagkain. Hindi lang sa Europe, kahit sa Asia. Dito sa atin, bihira lang. Dito sa atin, bihira lang ang gumagamit. Ako, gumagamit ako niyan pagdating sa pagkain. Sa atin dito, ginagamitan niyan, Valenciana lang. Valenciana. Pero pagdating sa, ano, sa mga European, yun, pagkain. Lalo na pag mga kare, hindi pwede walang turmeric. Nagdadagdag kasi ng aroma at saka kulay. Paprika. Ayan. So, makikita niyan, paprika, oh. Ano ba yung paprika? Saan may nagkita? Yung paprika, yun po yung bell pepper lang na dry. And then, ginawang ganyan. Nagiging ground. Yun po yung paprika. Cumin seeds. Yan, cumin. Cumin, kadalasan po nito sa bandang Middle East. Then, sa mga, then sa mga Indian. Yan. But, mostly, ito po sa Middle East, ito po yung kumbaga pinaka-special nila na spices, ang cumin. Ang forma ng cumin, kung iisipin nyo, imagine nyo lang, para siyang rice. Ang ano, formation, rice formation siya. Then ang amoy niya ay, para sa akin, hindi ko gusto ang amoy. Siguro, hindi nyo rin siguro gusto. Iba ang amoy ng cumin. Hindi ako nababanguhan sa cumin. Medyo matapang siya, eh. Din sa mga ano din, sa mga tawag itong Mexican cuisine, gumagamit ito tulad ng mga burrito. Ayan, ginagamit ito ang cumin seeds doon. Kaya pag kinain mo yun, naano mo yung ano, misigay baka na yung kakainin mo, yung ang nalasahan mo tuloy na amoy yung cumin. Pero sa kanila, masarap. Sa atin, ito ay sanay. Kaya, sanayin nyo na sarili nyo. Kasi dati yung panahon, makapag-barko kayo. So, ganun lang yan. Coriander seeds. Ayan, galing po yan sa coriander. Wala pala ditong coriander na ano, dahon. So, ang coriander din po, guys, para lang siyang ano, para lang siyang cilantro ang mukha. Pero hindi talaga siya cilantro, magkaiba din siya. Pero yung formation is almost lang same sa cilantro. But yung flavor is iba. So dito nakikita natin yung seeds lang to. So okay na yan. Gamit kong sinasabi. Okay. Spices and herbs, parts of various plants cultivated for their aromatic, pungent, or otherwise desirable substances. Spices and herbs consist of rhizomes, bulbs, barks, flower buds, stigmas, fruits, seeds, and leaves. They are commonly divided into the categories of spices, spices and herbs. Meron silang mga common term nga dyan, iba-iba. Tapos ginagamit siya sa
may mga spices dyan at saka herbs na pinaghalo-halo sa isang pagkain. Wala dito, itong cinnamon. Pag gumawa ka ng tikka rice, ang mangyayari po, cinnamon at saka cardamom pinaghalo. Ito namang, tawag natin itong rosemary at saka yung thyme, pag gumagawa po kayo ng tomato sauce, pag o marinara, yan po, gagamit din po kayo ng spices, herbs. Itong dalawa, thyme at saka rosemary, then garlic, parsley, mga ganun po, oregano. Marinara na po ang resulta doon. Ang tomato sauce kasi is plain lang yan eh. Tomato lang talaga yan. Okay. Next page tayo. Ayun po guys. Ayan, next page nito. Meron siyang mga definition na kanya mga gamit or meanings kung saan siya natin gagamitin ang basil o mga spices natin or yung mga herbs natin. Dito tayo magsimula sa basil. Basil, these herbs which belong to mint family. It's also known as Saint Joseph's wort. It is commonly used in Italian cuisine, particularly in tomato dishes, which makes it perfect add-on for pizzas. And we have eaten margarita pizza, which is essentially tomato, mozzarella, and basil. You can also add basil to a pasta sauce, soup, salads. Mozzarella balls yung maliliit na, yung sinasabi ko nung last topic natin, yung ginagamit natin na appetizer, yun po yung buffalo. At saka may mga mozzarella din na mas maliit pa doon. Okay? Balls and basil makes a great combo. Ayun. Kaya kung napansin nyo sa mga appetizer, gumagamit kami ng basil. So, yun po, yun. So, mga sauce din siya, nagagamit din siya. Sa tomato sauce, specialist tomato sauce, pag gumagawa kami ng tomato sauce, nalagyan namin ng basil para medyo mas matapang ang aroma. Thyme. If you are cooking chicken, you have time to use a dash of thyme in your dish. It's similar to rosemary in that it's a fragrant herb that goes well with the flavors of chicken, particularly roast chicken. Kapag gumagamit ka ng thyme, ang ginagamit po namin kasi namin diyan yung napakaliit na parang dahon, pero yun po talaga ang dapat. Tapos ginawa kadalasan dry or kaya kung fresh naman yung gagamitin namin, medyo may kamahalan yun, pero ang ginagamit namin dun is yung stock lang. Tapos nilalagay namin sa pag-roasting ng manok. Tulad na sinabi ko kanina, grilling or roasting yung rosemary at saka yung thyme. Yung flavor kasi niya is yung ma-absorb ng manok yun. Kasi siya is dry, tapos yung manok is pasa. So kapag nasa oven na yon sa loob, nag-circulate na po yung hangin at saka yung init, ang mangyayari po doon, kukunin ng basa ang flavor na lumalabas galing sa dry na stock ng rosemary. Eh kung napapansin nyo po, sa mga restaurant, napansin nyo, bakit nagluluto dyan sa, bakit nag-grill siya? And then, ba't ilagay niya yung rosemary sa grill pan at saka yung garlic? Ang bakit niya ginagawa? Kasi po nga, hinahanap natin yung aroma at saka aroma flavor na para mapunta doon sa niluluto natin. Yun po yun. So, saan na ba ako? Pero ako explain na. Okay. So, sa mga roast chicken, kaya mga grilled chicken, pwede. With a slight mint or minty flavor that doesn't overpower the dish. Okay. It's also pairs well with eggs and custards. Slightly lang siya, slightly. But matapang din talaga ang amoy ng thyme. Ngayon sa mga roasting sauce, kapag ito po, magawa kami ng sauce, siyempre,
yung time, igigisa yan kasama sa mga krakado. Habang ginigisa mo yan, lumalabas po yung flavor. At pagkatapos, sasalain mo rin. Kasi, hindi naman pinikainin mo na, ano yan, matulis at nakamatigas din kasi yan eh. Sasalain yan. Kasi ang flavor lang naman ang kailangan natin sa mga sauce. Kaya kung sa Negas Kusina, alam mo kung anong flavor ng kinakain mo. Okay? Parsley. Well, parsley, it's an herbs that often considered a mere carnis. And it's and is sometimes overlooked as a result. However, its mild, bitter taste and freshness mean it's good on salad. Parsley, yun po. Kadalasan nagamit siya sa parsley is mga garnish-garnish. Mayroon siyang kunting pait, pero para sa akin hindi siya makonsider na pait. Ano po yun eh? Yung flavor po ng parsley yun. Tapos yung aroma niya. Gusto ko yan, pinakain ko nga yung parsley na buo eh. Pinahalo ko ng pagkain na ano. Tapos kinakain pati yung cilantro at saka coriander. Napabanguhan kasi ako. So, maganda din yan, ang parsley na yan sa katawan ng tao. Kahit ganun na po yun ang iba hindi nagugustuhan. Kasi gusto nila, ano lang, spring onion lang. Pero hindi, spring onion lang po yung garnish. Yung parsley kasi, maganda siyang pang garnish sa mga pagkain na European. Pag tayo naman kasi, magawa tayo ng mga pagkain sa atin. So, kadalasan natin garnish yung ano lang, sibis dahon. Tulad nung gagawa ka ng di ba? Siyempre, pangit naman. Gagawa ka ng bihon, gagawa ka ng adobo, tapos parsley naman ang gagamitin mo. Ay, hindi naman ka nais-nais. Ang maganda talaga is chives or yung spring onion, scallion. Yun ang the best. Yung pangkawan. First pang garnish sa atin. But in Europe yan, kapag gumagawa, example, bibigyan kayo ng sample, yung chicken scallop o kaya yung pork scallop, ay hindi naman siya, hindi siya, although pwede siyang gamitan ng sibes dahon, pero ang pinaka bagay sa kanya is yung parsley. Abis siya sa parsley. Tulad ng mga mashed potato. So mashed potato, pwede siya sa spring onion o sa onion family, pero yung chives, yung pinakamaliit yung sinasabi natin, pat pinakamagandang gamitin sa mashed potato is po yung parsley. Yun po yung pinakamagandang gamitin doon. Nabagay na bagay siya doon sa mashed potato. Kaya sa mga steak, yun yung mga garnish. Yun po yun. And then kung mga salad, isa din siya, pag ginagarnish mo din po siya, huwag din po doon sa, no, sa mga salad na green. Kasi hindi na siya makikita. Eh, salibawa lang ha. Nagawa ka ng salad, potato salad. So, ang mainam na gamitin chives o kaya itong parsley. So, parsley, the best. No, ngayon, ang mangyayari, kapag potato salad is ang texture nun or ang gamit natin dun, ang base natin dun is ano po, potato, then salt and pepper, and then itong mayonnaise, cream, and mustard. So, kung makita mo, para siyang light white siya, sa may pagkadilaw na konti, ganoon po ang kulay. So, bagay sa kanya yung green. Kasi may kulay na siya, kailangan na siya ng para mag-contrast ng color. O color. Yun po yung napakainam ang parsley gamitin sa mga. And then, mix with melted butter to top fresh bread or in a glazes for meat and vegetables. Freshen your breath after a meal with a pinch of parsley. Ayan. Science na siguro nagsasabi. But, dito na tayo sa, ano, sa pagkain, huwag yung pagkatapos mo kumain pinch of parsley sa para ma-fresh yung ano mo. Siguro. But, dito tayo sa pagkain, ha? Mix with melted butter. Okay. Kadalasan, yun po yung ginagamit natin
sa mga garlic bread, croutons. Kung alam niyo lang, so gagawa kayo ng croutons. Kailangan may parsley, may garlic, may butter, and then timplahan niyo. Yan. Sausaw mo doon, tapos i-oven mo. Kaya yun, nakukuha ang aroma ng pat, ano, garlic at saka yung parsley. So, ang dami purpose, garlic bread, croutons, yan po. Two types of parsley are curly and Italian. So, yan po. Yung Italian na parsley, yun po yung sinasabi ko, ay hindi ko pala nasabi pa, iba pala yung sabi ko kanina, coriander yun. So, ito. Italian. Ang formation po kasi ng Italian parsley, para siyang cilantro kaya coriander. Gugula na kayo, no? Ba't yung pares-parehas sinasabi ni Chef? Hindi. Pares-parehas lang yung muka, pero pagdating sa amoy, malalaman mo ng Italian parsley. Almost sila same. Almost same, kung makikita nyo. Pero, ang curly parsley, yun po yung nasa atin dito, na kung nakikita nyo lagi, yung buo, na medyo curly siya. Tapos may kamahalan. Ang Italian parsley, cheap lang yan dito sa atin. So, hindi siya ano. Pero, kung sa bangkiruhan ako, hindi pa ako nakita ng parsley dyan na Italian style. Local lang siguro yung parang cheap dyan. Kasi nga, yung Italian parsley, hindi namin ginagamit yan. Kasi mahirap. Kailangan mo tanggalin yung dahon. Dahon para mahiwa mo ng maayos kasi malaki ang steam niyan. So, ano lang siya for marination? Good. Good siya for marination. Pang garnish, pwede, portanggalin mo yung dahon na ano, isa-isa. Okay. Yung po yung Italian, yun. Curly parsley has mild taste and crinkly leaves. Okay. And it should be finely chopped before use. While Italian parsley is flat and more flavorful. So yun nga, sinasabi ko siya, medyo, hindi sila magka-press talaga. Flat, tapos malaki ang dahon. Yung sinasabing flat dito, yung dahon niya is flat, malaki. Then, stock na ang kailangan. Pag ginagamit namin sa marination yan, kasi po yung flavor nun is, doon namin kinukuha sa steam yan. Mas matapang na konti. Hindi naman sobra, pero iba ang amoy din niya. Diba? Iba ang amoy, iba ang flavor na dala ng Italian parsley. Okay. Crush red pepper and red pepper flakes or flakes. Okay. When you're trying to spice up a dish, use either crushed red peppers or red pepper flakes. Okay. Yeah, they have same flavor and deeper and texture only. Sinasabi din dito is yung ano, bell pepper, red pepper. Red pepper, bell pepper po yan. Atsal sa atin dito. Yan po. So, pero ano ha, kadalasan is capsicum ang ginagamit dyan sa mga tawag nating paprika. Yan po. Dihab, okay. Use either crush or flake red bell red pepper to infuse a spicy kick to sandwiches, tomato soups, Mexican dishes. The flake version is often offered as a condiment in Italian restaurants or pizzerias to sprinkle on pizza or pasta. Ayan. Sprinkle lang yan, mga gamit yan, pisik lang. But ang red pepper, yun yun, ginagamit niya sa pagpadagdag po ng kulay, lalo na pag nagpa-fried ka, pa-fry, so hihahalo po siya sa mga pagkain. Kaya pang garnish din siya, dagdag. Then ito, ginger, a spice from China. China pala itong ginger. Is available fresh or ground. Ang ground, yung sa labat. Ground po yun. Pero, hindi iba, pag sa dati sa, no, sa atin, sa kusina, iba ang gamit ng ginger na ground.
So dagdag po siya ng ano, spices at saka yung spices siya. Then pagdagdag amoy, iba na ang ginger pag natuyo na po ground kasi halo mo sa pagkain. Huwag lang yung may asukal na may salabat ha. Hindi naman pangit yun. Kanin, lagyan mo na salabat. Anong lasa nun? Yun po yung plain lang na ground. Masarap siya sa pagkain. And both version add sweet and warm aroma and a spicy flavor, although you can substitute ground ginger to fresh. It's more often used in baking. Fresh ginger, on the other hand, adds some zest, and it's frequent ingredient in Thai, Chinese, and Indian cuisine. Alright. So, ito yung ginger na magagamit. So, sa inyo sa atin dito, ang ginger is common use na kain na natin yan. So, kahit anong pagkain na medyo malansa, ginagamitan natin yan. Ako nga, kahit nag-adobo ako, gusto ko may ginger. Kasi, ginger, gusto ko yung amoy ng ginger. Ginger. Napakaganda ng ginger. Okay. Thanks to it, anti-inflammatory and anti-oxidant properties. Okay. Diba? Kadalasan nakikita nyo sa mga, ano, sa Facebook, kita nyo, uy, ito pala itong ginger, mga benefits pala itong magaganda. Yan po, diba? Kita nyo dyan, oh. So, anti-oxidant din siya. Antioxidant. Okay. Ginger is good addition to smoothies. If you are suffering from nausea or dizziness, try taking ginger in candy or capsule form. Sa pastry, ayan, mga ginger na candy, ayan, gumagamit sila dyan, pastry. Very good. I like pastry. Okay. So, balik tayo. Magiging Indiano na yung ano ko. Nabasa ko kasi itong Indian cuisine. Kaya, magiging Indian yung ano ano ko, accent. So, ayan po. So, mga pastry, ayan po. Maganda po yan. So, ano ba ako? So, ginger, common use lang yan sa atin dito sa Pilipinas. Cinnamon. Okay. Cinnamon, fine in cinnamon. Fine in cinnamon at the supermarket, either ground or in cinnamon stick. Yung stick po, yun po yung nandoon sa isang cinnamon, ang galpon ay balat ng cinnamon. Ground cinnamon is often used to add sweet flavor to desserts, just as fall apart cinnamon bread. Ganun po. Sinabi ko kanina yun. Explain ko na po. Sticks, dance, and apple cinnamon pie, you can use also some cinnamon or sweetness in your morning coffee instead of sugar. But yung stick na cinnamon, kagatin mo yun, matamis yun, cinnamon yun eh. Matamis talaga yung cinnamon. Pero, hindi mo mahalo sa kape yun. Mahalo mo lang yun sa isang pagkain. Ang magagamit naman sa kape yun, kung ground. Alright. Okay. Bay leaf. Okay. It's an herb that's often used in hearty soups. Hearty soups. Stocks and stews. Okay. However, you should remove the leaf or leaves prior to eating dish. Bay leaves have a hard stem that's difficult to chew. Bay leaves add a piquant flavor. Okay. Piquant. Yun po yung nasa bilip. Yung piquant kasi yung parang siyang klase ng flavor na mapansin nyo yung bilip parang pag ano nyo, medyo siyang yung amoy ay pagka-sharp na konti. Pero hindi talaga, ano, kasi yung piquant, ano po yan eh. And French word po yan. So, yun po yung sinasabi na ano, medyo sharp. Kaya may kung sa spicy naman, yung spicy niya is iba. At mga piquant sauce, yun, napakarami po. Lahat po ng sauce pwedeng magiging piquant. Bawa, lalagyan mo ng ibang flavor so magiging spicy. Piquants. So, spicy po yung piquant, spicy o yung mga dagdag na yung pang yung sauce na medyo, ano ba? Strong kayo. Strong kayo. Ngayon na ganun. Use dried bay leaf
or bay leaves, not fresh, changed fresh bay leaves can overpower the dish. Okay. Kadalasan, mas maganda ang dry kasi nga, mas kasi ang bay leaf, dalawang klase, no? Isang dry at saka yung fresh. O fresh, yung fresh na bay leaf, yun po yung mas nakakain. Kasi natutunaw yan pagdating sa na. Natutunaw yan. Pagdating sa, kaya na, nalulata ba? Maluluto siya. Yung fresh. But yung ano, dry, na hindi siya kayang lutuin yun. Sa apo yun. Tigas lang yun. Hindi siya maluluto. Kapansin ko ngayon, kahit nakailang temperature na, nalata na yung baka ko eh. Pero yung bay leaf ko, o kaya yung, oh, yung bay leaf nga, yung dry, ay hindi pa rin ano. Yung flavor lang lumabas. Okay, cilantro. These are chosen from the same plant spices as coriander. Coriander is the spice made from the seeds of the plant, while cilantro is the leaves. So, cilantro and coriander. So, disregard yung unang yung sabi ko kanina. Almost same. Yung silang dalawa. So, parehas sila. Cilantro and coriander. So, yun po yung ginagamit ng mga cuisine ng Indian. So, pag Indian cuisine, yun po. Gamit na gamit po yan. Cilantro is often used in a sour cream or in a Mexican-Spanish dishes. It has mild, soapy flavor to many people that caused by the aldehydes in it. Mexican dishes or Indian. Yung mga Indian kadalasan gumagamit cilantro o coriander. Lalo na pag ano. But Spanish also is a common use po din nila tong cilantro. Kasi kahit mga sabaw nila, may cilantro sila. Or coriander. Often na ginagamit nito is po yun dun sa mga ceviche. O yung mga kinilaw. Sa atin, kinilaw. Sa kanila is ceviche. Or yung mga burrito. So, nandun po dito. Gamitin po ito. But mostly, kapag Indian, ay hindi sila pwedeng walang cilantro or render during sa kanilang mga ano, lalo na pag Indian cuisine ang set up sa buffet. So, kailangan lahat mayroong cilantro. Oregano. Oregano is a good or to herb for a reason. It pairs well with many dishes, particularly Greek and Italian cuisine. The word oregano comes from the Greek and it's translated as a joy of the mountain. Oh, ganun. Expect as a slightly bitter woodsy flavor when you add oregano. Ang amoy kasi ng oregano, iba. Ay, siyempre, amoy nung nga yung ano, yung kalabo. Yun po yung amoy ng oregano. Kaso nga lang, yung dry na oregano, yun yung mas lalong mas mga ginagamit. Napakamahal yan. Ginagamit sa mga ano yan, sa mga Italian na pagkain. Napakamahal ng cilantro, napakamahal ng oregano. And then, dyan lang pala sa atin. Nasa gilid lang pala ng bahay natin. Patuyuin mo lang, tapos ayan. Kalabo pala yan. So, yan po. Kung mag, ano kayo, ano yung cilantro, oregano, yung kalabo yan. Oregano. Gamit po sa mga tomato sauce yan. Daming gamit po yan. Sa mga Italian, lalo sa Italian cuisine at saka sa Greek cuisine. Alright. Ayan, dito naman tayo sa mint. Klase ng herbs to. So, many people grew up on consuming mint in a variety of ways. Whether in a cup of relaxing peppermint tea, in minty flavor, toothpaste, or as a mouth freshening mint candy before date. Okay? Mint is also used in peas and bean dishes in a Middle Eastern salad like tabbouleh. Ito po yung mint ha. Ang dami kami ng mint talaga. Sa ito.
during some meron kami mga Middle East na mga ano po kusin, kapag minsan bihira lang yan mangyayari, ilalagay namin sa a la carte yan. Meron po kami mga ano, mga mas na mash na mga piece. So yun po yung piece na yun ay hindi po nabubuo yun, o hindi po hindi siya lumalasa kapag o yung mga bean o mga beans hindi po siya masipis. Yun po yung tinatawag naming masipis. Pag ano po, pag wala kong mint yan, ang mangyayari ang pangit po ng resulta. So lalo na tong tabuli na klase ng salad. Kailangan. Tapos yung masipin naman, ano yun? Hot. Klase na hot po yun. Para sa starch, instead of potato, yun po ang gagamitin para sa mga, ano, sa mga taga, ano, Arabic country. Yun po yung napakahilig nila dyan. So, yun po. Ginagamit namin ng mint yan. Mint has softening effect on the stomach, which is why peppermint tea is the perfect drink to sip on after big meal. Kung minsan ayo, lalo ako gusto ko yung ano, peppermint tea. Kaso nga lang, meron siyang depende rin, kung may caffeine siya, ayan, hindi ako nakatulog. Pero kung wala, mas maganda. But yung peppermint tea, kayo mga bata, kung in the future, kung ngayon, hindi pa siguro natitikman yan, pero in the future, matitikman yun, maganda talaga siya. Mabango, tsaka yung ano, sipa, nawag ito, yung piquant na flavor is nandoon din sa mint na yan. So, yun po yan. Amoyan yun lang yung Vicks natin. Diyan po, diyan, isa din po yan na mint po din po yan. Turmeric is an Indian spice that helps with inflammation thanks to the compounds it contains called curcuminoids. Curcuminoids. Turmeric has a large amounts of curcumin, which is linked to many health benefits including an improvement to brain function. Iyan po. Yung turmeric, ayan, gamit po sa atin yan sa mga dito, di ba? Ginagamit natin sa mga herbal dito kasi may mga health benefits din po. And then, sa pagkain, is napakahalaga ang turmeric, lalo na pag mga Indian. Kasi hindi sila nagubuhay pag yung pagkain nila is walang spices. Yung mga ganun. Napakahilig na sa mga spices. Alright. Use turmeric in curries. Curries. Mga kari-kari. Yun, bibigay na ano, na flavor at saka yung color ba. Padagdag. Kasi yung color ng ano, tingnan nyo yung Valenciana, di ba? Lalagyan nyo ng dilaw na fresh ngayon, di ba? Pero tingnan nyo yung amoy, yung tapang. And then, nabibigay din siya ng color. Smoothies. Cauliflower steaks and even turmeric lettuce. Just be careful when using turmeric. Why? Because it can stain your clothes. Okay. Pwede ka mamansahan dyan. Totoo naman. Ako pag naglalaga ako ng turmeric, iniinom ko kasi yan. Ang mangyayari, yung binabalatan ko, yung kamay ko, tagal matanggal eh. Ano po yun? Kakamansa po yan. Ba't napakaganda pong gamitin sa pagkain? Kaya dapat, ano, double iingat na. Which thing into many health benefits nga, sinasabi, di ba? Then, yan, hands and countertops. Yan, sinasabi ko nina. Sa mga kamay natin, turmeric lettuce, just be careful. Yan. Using turmeric. Kasi yun nga. So, ano lang po yan na itong topic natin dito. Familiarization po nito sa ating
mga activities kasi. Kasi dapat kung ano tayo ngayon, kung hindi po tayo online ngayon, siguro maipapakita ko sa inyo na mabuti yung mga gamit, purpose ng mga bagay na pinag-usapan natin. Tulad ng mga herbs na yan. So kung sana may face-to-face na klase, wish ko sa talaga yan. That hindi mangyayari siguro kasi wala. Kailangan tayong sumunod sa protocol natin. So yun po guys, yung turmeric, alam natin yan. Yun po yung dilaw na luya. Then, okay, basahin ko ito sa last part natin. Vegetables are parts of plants that are consumed by humans and other animals as foods. Yes, siyempre. Lahat po tayo, hayop na nangailangan ng makain ng vegetables tulad ng mga repolyo, di ba? Makain sila dyan. The original meaning is still commonly used and is applied to plants collectively to refer to all edible plants matter, including the flowers, fruits, stems, leaves, roots, and seeds. The alternate definition of the term is applied somewhat arbitrarily, often by culinary and cultural tradition. It may exclude foods derived from some plants that are fruits, flowers, nuts, and cereals, greens, but include savory fruits such as tomatoes and courgettes, flowers such as broccoli, and seeds such as pulses. So yun po, mga vegetables natin. So sino ba nagko-consume is tayo at saka yung mga hayop. Mga greens, yung mga greens guys, yung mga rice natin, paba, cauliflower, broccoli is a part of flower yan, seeds. So dito lang po tapusin naman natin nating topic dito sa familiarization of the herbs. Then hopefully may matutunan kayo. Ito yung ano pang siyam na lesson natin. And next week, meron kami ipapagawa sa inyo after this week, no? Say, this week, matatapos na po yung ano natin. So, sa nakikita doon sa ano natin, sa lesson 8 natin, so, meron po akong video doon sa paggawa ng mayonnaise, paggawa ng chicken finger, at saka yung paggawa ng coleslaw. So, yun po, magiging isang place sa plating po, magsama po yung tatlo, hanapan nyo po ng art kung paano nyo siya magawa. Ha? So, ang mangyari po sa isang plato doon, makinig kayo na mabuti. Kinig kayo na mabuti. So, coleslaw, kasi appetizer po ang gagawin natin. So, magiging tatlong entry po yun in one plate. Kasi, gagawa kayo ng entry ng mayonnaise. Pagkatapos ng mayonnaise, gagawa din kayo ng tawag itong coleslaw. Ano yung gagawa din kayo ng chicken fingers. So, sa isang plato, tulad ng presentation nyo karaan sa pork chop with mashed potato, parang ganun ang resulta doon. And then, meron kayong saucer o kaya side dish sa kilid na may mayonnaise na pwede nyo i-dipping doon o sa usawa ninyo doon sa chicken finger. So, ganun po. Para isa ang package, hindi marami, hindi magulo. Gawa kayo ng coleslaw, gawa kayo ng mayonnaise. Unahin nyo mayonnaise, then coleslaw. Para, unahin nyo, makinig. Unahin nyo ang mayonnaise, then coleslaw, and then prito. Yung chicken finger. So, yung, kung ano yung stock na darating sa inyo, yun na po, yun. Wala na pong iba. So, kung may nakasiparate naman doon na ano, pang chicken cordon bleu, especially yung chicken breast, pang chicken cordon bleu yung chicken breast, tapos may breadcrumbs kayo, meron kayo doong oil, then on paper, napadala na po namin yung ano, yung paminta last time, so hindi na po kailangan yung magpadala kami ulit, kasi yun po, pins lang naman, marami na yung paminta pinadala namin sa inyo last week. So yun po, ha, kailangan sa plating, mayroon siyang design.
At wag yung over-design. Yung iba naman, sobrahan na eh. Yung iba naman, patong-patong. Hindi. Kasi appetizer, makinig kayo na mabuti. Appetizer lang po ito. So, hindi kailangan appetizer na puno ang plato. Ang appetizer is maganda ang ano dyan, presentation, maliit, kunti-kunting portion. Hindi yung appetizer na ano, pangkain na buong sali na yung buong ano araw. May appetizer is tikim-tikim na yun, pangpanggan na lang. Okay? So, dito, isisingit ko po ang video ng paano gumawa ng mayonnaise na klaro, ha? Alright? Okay. Thank you. Panoorin nyo hanggang sa dulo po. Due to the potential hazards of using raw eggs, pasteurized eggs are preferable. Place your egg yolks in a mixer bowl and whip on high until frothy. Add the dry ingredients. Half of the vinegar and continue to whisk on high. Begin to add the oil, a drop at a time, until the mixture begins to thicken and an emulsion begins to form. Add the remaining oil in a slow, steady stream, thinning occasionally by adding a little vinegar. Continue until all of the oil and vinegar have been incorporated. Adjust the seasoning. Add lemon juice to taste. Refrigerate until needed.